Nang ako ay nakatanggap ng tawag, napakasaya ko. Ito, sabi ko ganito. Hello? Ginika. Napaganoon ako. Opo. Opo. Talaga? Ganun. Napaganoon ako. Talaga, sir? Walang biro ba yan? Nabuhayan ako. Pasan ko lang. Caravan. Tayo yung tinuring na first longest caravan in Philippine history. Tapos ngayon, nag-withdraw siya! Ayoko na! Ang saya lang guys, kasi ganun ang laro. Diba? Ganun. Larong bata. Ganun ang tunay na laro, mga dilawan. Hindi yung magpapapropaganda kayo. Ang babaho naman ang dating nyo. Tapos puro media pa nakasunod sa inyo. Diba? Iba yung dating ng Marcos Duterte talaga ngayon. Iba, solid talaga. Kung may mga ilalabas na kayo, kaya nag-aabang kami. Wait lang! Tempers! Saglit lang! Wait lang! Please! Pwede bang huminga dito? Puta ina, wait! Alam nyo, Mayor Inday Sara is the real deal. Alam nyo bakit? Pagtatakbo siya as Vice President or sa pinakamataas na posisyon, di ba? Manginginig talaga ang mga oposisyon kasi wala silang maibato kay Inday Sara. Well-loved leader siya, no, ng even dito sa Mindanao, kahit sa mga different cities here in Mindanao, talagang love na love si Inday Sara. Well-spoken din siya na tao, matalino, mapagmahal, and at the same time organisado talaga, no, ang pamamalakad niya even sa Davao City. Kaya I'm sure magkanda kuba-kuba sa paninira yung mga antay kay Inday Sara. Kasi tindig pa lang, aura pa lang, taob. Taob yung mga antay, yung mga pinkish. Inday Sara tapos Kiko Pangilinan, ang layo. Diba, even mga malalaking politiko, sinasabi nila na si Inday Sara na gets ang talagang fit at kwalipikadong maging next president. President yun ah! Paano na lang kaya ang maging vice president? Kaya good luck sa lahat ng mga antay. Good luck sa lahat ng mga pinkish at dilawan. Kung hindi nyo nga kayang napabagsak si BBM, hinding-hindi nyo kayang pabagsakin si Inday Sara. Marcos Duterte, let's go! Sabi nga, win-win situation. Ay! Basta ganito lang. Ng mga pangyayari ngayong araw na ito, hanggang ngayong gabi, sabi ko nga eh, medyo may halong surprise and a little bit lungkot. Pero dahil doon sa phone call, nabuhayan akong sobra. Na naman ang nilikhang ugong ng pag-atras sa kandidatura sa pagka-alkalde ni Davao City Mayor Sara Duterte. Ayaw. Naging emosyonal ang vice presidential aspirant na si Senador. Hindi po ako nalungkot, masaya ako. Bakit to? Magkakaalaman ko sino ang totoong Duterte sa voter sa tamang panahon. Easy, antay ha. Mamaya papaliwanag ko kung bakit. Bongo sa isang talumpati sa Antipolo City kanina. Walang tinukoy na mga pangalan at hindi nagbigay ng ibang detalye si Go. Bago ang talumpati niyang yan, tinanong siya kung anong gagawin niya sakaling komandidato sa pagkapangulo si Inday Sara. Sabi ni Go, nakahanda siyang suportahan ito dahil meron siyang utang na loob sa alkalde bilang anak ng Pangulo. Ayaw na. Ano pong mga pangyayari sa mga nakaraang oras na ayaw ko, hindi, mahirap niyong maintindihan. Alam niyo, itong problema about the substitution dito sa politika. Maaring may mga babago sa mga tatakbuhang posisyon sa mga darating na araw. Ang problema po dyan, kailangan ko umiwas
Gusto rin ko mang magsilbi sa inyo bilang inyong vice presidente. Nakaw! Dahil sa kagustuhan ng ating mahal na Pangulo. Ay! Kailangan ko pong umiwas. Ayaw! Meron mga pagbabago na eh. Wala naman po. Hindi natutulog ang mga balita. Ayun, 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 ayun. Oh, ay, tatapay sa pambalita. Ay, easy lang, unya-unya. Pinipigilan ko yung kwenta ko. Unya-unya, unya-unya. Samantala, agad naman na nagbigay ng pahayag si Senator Christopher Bongo Cauday sa napipinto umanong malaking pagbabago sa mga tatakbo sa halalan 2022. Ayun! May ulat si Luisa Erispe. Ayun mo. Magulo ang politika. O payo ko po sa inyo. Kung wala kayo sa politika, huwag nilang pasukin. Grabe, ang ganda. Ang the best ang speech nito ni Senator Go. Tagos sa puso. Tagos na tagos sa puso. Magulo ang politika. Kung kayo ay wala ba sa politika, huwag nyo nang pasukin. Kaya sabi ko sa inyo, hindi talaga tayo papasok dyan. Magmumotor na lang ako. Kahit man ikwento dito sa inyo, ako po ay kandidato bilang pangalawang pangulo. Ay! Pero marami pong mga pangyayari sa mga nakaraang oras na mahirap nung maintindihan. Naging emosyonal si Vice Presidential Aspirant Senator Christopher Bongo sa kanyang talumpati kanina sa pagbisita niya sa Malasakit Center sa Antipolo City Hospital Annex System 4. Sa kanyang talumpati, hindi niya maiwasang banggitin na madumi ang politika at may mga pasarin pa na maaaring magbago ang kanyang kandidatura. Itong kandidatura ko bilang vice presidente ay maaaring magbago. Nakapo! Maraming magbago! Ayan na, ayan na, ayan na! Maaaring magbago! Easy. Easy lang. Hindi ko maiwasan. Oh. May mga changes po sa politika na sabi ko nga napaka... Oy, may tumama sa komento, may tumama. Easy, may tumama na. Napakadumi. Dito ka na nga gustong magservisyo sa kapwa mo Pilipino. Eh meron mga pagbabago na wala naman po akong magagawa. Pero nang tinanong ang senador, ano nga ba ang dahilan? Bakit hindi niya mapigilang maiyak? Naging emotional po ako dahil nakikita ko yung mga tao naghahawak ng placard. Na-touch po ako dun sa sinabi ni Mayor na kahit na nagtatrabaho po ako ng tahimik, ay nakikita rin pala nila. Na-appreciate nila na nagtatrabaho. Nakaw! Ang dami nang tumatama! Dami nang tumatama! Siyempre, gusto ko pa rin itong makatulong. Ito, ha? Astrid Elliot, nako po. Ito, thank you very much, ha? Ito. Pakinggan niyo yung, ano, ha? Himayin niyo ng maigi itong speech niya, ha? Nung pagkatapos niyang magkaroon ng emotional speech, tinanong siya. Pakinggan! Ay, anyan. Oh, ayan. Wait lang. Pakinggan, ha? Alam niyo, ang problema dito, kandidato na po ako ng... Adrian, thank you po. Exactly 39 days. Ako, dami nang tumama. Ayaw nilang maniwala na kandidato ako sa Vice President. May partido po ako. Kami po yung dominant party. Yung PDP. At ako po'y kandidato na as Vice President. Oh. So bakit ayaw nyo maniwala na kandidato na ako sa Vice President? Oh. Ah, sige, kung ayaw nyo maniwala, sige, antayin nyo na lang po hanggang 15. Yon. Antay. Ayaw nyo maniwala na kandidato ako sa Vice President. Oh. Sabi niya, antayin nyo hanggang November 15. Kandidato ako. Kung merong pagbabago, sige.
Merong pagbabago? Sige! Oh, easy! Kung sa tingin ninyo merong pagbabago, sige po, antayin nyo na lang po. Kung ayaw nyo maniwala na kandidato ako sa Vice President, nakita nyo naman po, all over the country na po yung tarpaulin na naglagay. Hindi ko naman po inutusan ang mga yun. Mga volunteers po yun, nagkaraban sila, more than 10,000 vehicles po. Nagkaraban sila, maraming salamat po sa inyong suporta sa akin. Nakakataba po ng puso. At susuklian ko po yun ng serbisyo kung sakaling siswertein po ako at ihalal po ako na bilang vice presidente. Wala pong masasayang na oras ni minuto. Magsiservisyo po ako sa